Okay, what's up guys? Welcome to Oyoboink TV. And now, may mga special guest ulit tayo na naggagandaan at nagagapuan ng mga engineering students from all around the Philippines. So, wag na natin patagalin pa. Isa-isahin natin silang kilalanin. From what school sila, anong year sila, at syempre, hindi mawawala yung kanilang mga pamatay na mga moto. Okay? So, let's go. Sinong gusto mauna? Daniel. Hi, I'm Chris Opeña from Nueva Vizcaya, studying at Aldersgate College, Electrical Engineering, third year, and my motto was, go lang nang go kahit madapa. Sobrang yes! Yun! Anong course? Fight lang, kahit lutang na. So, hello guys, good evening. My name is Daniel from Villa Esquerra and studied at Divine Word College of Balapan, Bachelor of Science in Civil Engineering. Then, my motto ko ay kung kaya nila, hindi sila na. Tama! Tama! So, hello guys, I am Chris and Antonetis, okay? A first year engineering student, a Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering from Benguet State University. So, my motto in life is, if you live, you die. Very good. Yun talaga yung purpose kung bakit ng engineering, para mautas. Yes. Dito na tayo sa main event natin. Kayo yung mga tumanggap sa hamon, di ba? Nag-post ako sa Facebook page. So, marami yes. Nag-message, pero yung mga nauna, sila, kayo yung mga pinagbigyan ko ng chance para dito sa ganitong content. Ito na yung tanong, pinakamahirap na tanong sa lahat. Bakit mo kinuha ang engineering? O, Daniel. Ako? Ano po yung tanong? Bakit ako nag-engineering? Yes. Ano, gusto ka lang maging maangas, pero... Kasi kapag engineer ka, tapos, uy, engineer, parang ang angas ng pakita. Pero hindi, ano, siguro nag-engineer ako ano, para problemahin yung problema ng engineer. Ganun. So, yes, ano, yun na rin, yung motivation ng family ko, syempre. Pati yung mga relatives ko. Sa'yo, mag-engineering ka, mag-curso ka ng engineering. Take a risk, kumbaga. Pero, kaya naman. Kaya ng mga people. Why did I choose engineering? Actually, wala pa talaga ito sa choice ko eh. Nung mag-enroll po ako, nung pa-college na ako, never ko po inisip na maging engineer. Kasi po, kasi nga bobo sa math. Ano ba? Tapos nung mag-enroll na po ako, parang yun na lang, sa listahan ng mga slots na available, parang yun yung ano, yun na lang yung parang pinakamaganda na nabasa ko kasi may engineering eh. Kaya nag-enroll po ako at sinabi ko po sa family ko. Tapos ayun naman po, sabi naman nila i-push ko. Tapos sabi naman po nila, mas masarap daw ang success kapag pinaghihirapan. So it's a challenge for me kasi nga hindi ako magaling sa math, then go. Yun po. Bakit ako nag-electrical engineering is para magbigay ng spark ng buhay nila. Ah, char! Grabe, hugot! Bakit nga ba sa mundong ito, kukunti po ang electrical engineering na babae, bakit hindi natin i-challenge kung paano natin i-motivate yung iba na kaya din pala nating mostly electrical engineering na babae is dina-down, pero hindi nila alam na mas creative pang mga babae kaysa sa mga lalaki. So, dati kasi po, field ako ng civil engineering. Parang natahak ko ang electrical dahil po ano, mas sa utak ko challenging siya. Kasi I have proved for myself. Kasi dapat second year pa lang, pero nag-step up ako. So now, nasali na naman pa ako sa mga graduating student kasi nga po, yung mind ko po malikot. Tapos ako po, kera ng... Accelerated! Wow! Opo. Tiny brain cells. Ano yung mga magiging tips no or advice na sa mga engineering student ngayon? Hindi, sa totoo lang po, ang engineering napakahirap po talaga. Which is, noon una kaya po ako na-fail ng civil engineer kasi nga po, as in, nasubukan kong magkaroon ng 5, which is sabi ko, ha, for my entire life, 5.
Tapos sabi ko, ah, okay, sige, pagpupursigi ko. Pero nung nakita ng instructor ko, nagbagsak talaga sa akin nung first year ako ng singko, tingnan mo naman ngayon. Ay, kaya mo na. Sabihin mo, sir, huyo ko ngayon. Huyo eh, no? Sama na ugali. Gari ka. Si Chris Ann parang na-relate eh. Siguro na-experience din eh. Hindi pa po. Actually, like yung pinakamababa pa naman na nakuha, 2.75 muntik nang mag-stress yaw. Sa engineering kasi, pag mag-isa ka talaga, hindi mo kaya eh. I mean, for others, maybe kaya nila. Pero pag ako po, hindi ko kaya na mag-isa lang ako. Kaya dapat maging resourceful ka, maging friendly ka. Kasi sino ba makakatulong sa'yo kundi yung mga kaibigan mo, mga kaklase mo. Tapos, huwag kang mag-stay sa comfort zone mo. Like, lawakan mo pa yung pagiging friendly mo, pakikipag-communicate mo. Kasi kahit naman different field ng engineering, pwede kang tulungan eh. Like, ano po, yung mga CE, gano'n, may mga kaibigan po akong CE, IE, gano'n, natutulungan po nila ako sa CAD ko, gano'n. Yung magiging tips ko, kasi yun nga, first year college din ako, unang-una dun sa strand, kasi nung kumuha ko ng civil engineering talaga, dalot po talaga yung choices ko, which is yung architecture, pati yung civil engineering. Kaso nga, kumuha pa ako ng exam pagdating sa school, kasi gas yung aking strength at hindi siya STEM. Pero yun nga, pinalit naman kahit paano. At yung magiging tips ko lang, siguro huwag magpapapressure. Kasi miski ako, wala akong background pagdating sa differential calculus, integral calculus. Pati yun nga, sabi ni Chris Ann, resourceful ka dapat. Engineering, it's all about friend. Dapat madami kang makakilala kasi sila yung tutulong sa'yo. At sila yung magiging foundation mo para, uy, patulong naman, help naman. Kasi lalo na sa on-pandemic natin ngayon, kapag wala ka talagang kaibigan, may hirapan kong kumuha ng mga information. Uy, ano ba yung next topic? Ay, ano ba yung tinapik nyo doon? Anong tinapik nyo sa ganyan? So, magkakaroon ka sa assignment. Mga tao. Ganun, assignment no? Pati, yun nga. Pati, or although mahirap siya talaga, pero sabi nga naman, lahat ng bagay siya pag-aaral. Lahat naman hirap, wala nang madali. Kahit nga teacher, may matik. Sabi nga ni Chris, at dagdag ko lang, na masarap kunin yung bagay na pinaghirapan. Kaya kung pinursyo mo yung isang bagay, pinaghirapan mo talaga. Kahit nga maligo pa eh. Ang sarap sa pakarang nakapag sinagot. Ganun yun. Siguro yung advice ko pa, yung last advice ko pa, yung time management, pinakamalaga yun. Yun yung pinakamalaga na know your priorities, kumbaga. Kasi pagdating sa engineering, kapag nagpatamad-tamad ka, yun na nga, pag nagpatamad-tamad ka at wala kang time management, ayun, may mga major ka talaga na gaganda. Wait lang, ito ah. Ito dito ako natawa sa resources na yan. Kasi I have two instructor, she's from civil engineering instructor and the one was from our instructor electrical engineering. Ito, nangyari sa resourceful na yan ha, nagpa-exam yung dalawang instructor. Ngayon, all of my classmates copied each other answer and now, pagdating ng final answer, ang talo pa yung nagpa-kopya, zero. Bakit kanyo? Kasi nga sabi nung instructor, whether kasi mahirap daw dapat yun, dapat pinaghihirapan. Hindi dapat, kung may kaibigan ka na civil or electrical engineering, you will do the copying answer. It's very wrong po. Diba kasi siguro yung sinasabi nila, Dan, na resourceful. Kunyari, kung nahihirapan kang itindihin yung sa libro, pwede kang mag-search sa mga video lectures sa YouTube o kaya Google. Yes. Pero ako sa inyo yung i-recommend sa inyo. Ewan ko kung alam niyo yung matalino.com. na website. Ah, yes. Try nyo yun. Kasi malaking natulong sa akin nung nag-aaral pa ako. Mas madaling matutunan. Pati yung yung chemistry organic yata, yun yung tutor. Magaling siya magtuto. Doon din ako maraming. Ay, yeah. Oo. Yeah, alam ko yun? Agree. So, eto. Last na to. Ay, last na? Charot. Hihirit pa kasi, ha? Eto. Give me 3 words na una nung maiisip pagka narinig niyo yung salitang engineering. Mahirap pero kakayanin. Ah, di ba? Ipagpatuloy ang nasimulan. Tama.
Kasi yung almost na mga student nag-shift sila kasi hindi na nila kaya. Yeah. Mas better na paghirapan mo na, pinasok mo na eh. Tuloy mo na. First mo na. Yan. Tama, tama. Tapos ano, kaya nga pinunta ka ni Lord Jan kasi alam niyang makakaya mo. Yes. Nada pa, bumagsak, bumangon. Karoon man ang galos noon, pero ito ngayon, masaya na ngayon. Ah, diba? Galos reveal daw. Sorry. Galos reveal. May listahan. Ay, kala ko listahan ng utang. Listahan ng utang, mahaba. Ano, shout out dun sa ano, sa mga kaibigan ko. Hindi ko na siya iisa. Trio squad, pati sa mga kaibigan. Shout out sa lahat ng electrical engineer ng Nueva Vizcaya. At sa lahat ng electrical engineer ng region to, laban lang tayo, papasa din tayong lahat. So, pa-shoutout po sa mga kaibigan ko sa B1A ng BSU. Tapos, family ko po, Delis, Jennifer, Auntie Olen, Domanji, tapos Auntie Olen. Sa mga kaibigan ko po. Yun, thank you. Sa mga Divine World College of Calapan, keep fighting sa mga engineer ko. Yes. Yun. Shout-out na lang po sa lahat ng mga followers ng Engr.OyoboinkTV. Yun. Sa mga followers natin dyan na gusto pa mag-join sa mga ganitong content, mag-message lang kayo sa ating Facebook page. Yun. Bye! Thank you for having us. Thank you. Okay.